ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako niya at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Patuloy natin pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating kapatid na mga overseas Filipino workers. Isinasama din natin sa banal na misang ito ang kaluwalhatian ng kaluluwa ni Ophelia Guellas. At sasama din natin sa banal na misang ito ang lahat ng estudyanteng kukuha ng bar examinations. Mga kapatid, sa ebanghelyo natin ngayon, ipinakita ni Jesus sa isang kwento kung paano nagkautang ang tao sa Diyos. Sa kabilihan ng lahat, pinatatawad niya tayong lubos. Ito rin ang inaasahang pagpapatawad na dapat nating ibigay sa ating kapwa. Isinasabuhay ba natin ang mensaheng ito? Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Apuri sa Diyos sa kahitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at kapagpamahala ng tanang humiiral. Tungayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagalob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo pagpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang poot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, yan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao. At ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang. At pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin niya. Ang pagtatanim ng galit laban sa kapwa, pagtumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos
ay nagmamagandang loob. Panginoy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kong magalit, hindi siya nagtatanim. Iyong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabagig Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Pagutosani Kristo, mag-ibigan sana kayo. Katulad ng pag-ibig ko. Alleluia. 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 Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito.
sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, inutos ng hari na ipagbili siya ang kaniyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kaniyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon na ang Diyos ay malayang nagpatawad sa atin. Siya ay laging handang magpatawad at ang Diyos ay nagpapatawad sa atin nang walang limitasyon at nang walang anumang kondisyon, nang walang anumang pag-aatubili. Kaya nga sa ebanghelyo natin ngayon ipinaliwanag ang bilang 7 o numero 7. Ang numero 7 ay nangangahulugan ng kapunuan, pagkakumpleto, kabuuan. Para sa mga Hudyo, ito ay isang perpektong numero. Kaya nga anong tinanong ni Pedro si Jesus at iminungkahi ni Pedro na patawarin ang isang makasalanan, iniisip ni Pedro na tinupad na niya ang higit pa sa hinihiling ng kautusan pagdating sa pagpapatawad. Ngunit sinagot siya ni Jesus, ang sabi ni Jesus, "Patawarin mo ang iyong kapwa, hindi lamang 7 beses, kundi 77 beses nito."
sinasabi niya kay Pedro na magpatawad sa abot ng kaniyang kakayahan na magpatawad. Ganon din sa ating lahat. Dapat tayong magpatawad gaya ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pagpapatawad na walang limitasyon, walang kondisyon, at walang hanggan ng pagpapatawad. Walang sukat at walang katapusan. Hindi kailanman tayo tinatanggihan ng Diyos. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya at naninikluhod sa Kanya at hilingin ang Kaniyang kapatawaran. Hindi kailanman ang Diyos hindi tayo tinatanggihan at hindi tayo dapat katulad ng Diyos ay huwag din nating limitahan ang ating pagpapatawad sa ating kapwa. Kailanman ang Diyos ay hindi nagtakda ng kondisyon sa pagpapatawad. Bakit tayo nagtatakda ng mga kondisyon bago tayo magpatawad? Ay papatawarin ko lang yan siya kapag nagbago na yung taong iyan. Ay patatawarin ko yung asawa ko na yan kapag nagbago na siya, kapag bumalik na siya sa akin. Marami tayong kondisyon bago natin ibigay ang ating pagpapatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Kung minsan, tayo rin ay nahihirapan dahil sa pagtanggi natin magpatawad sa ating kapwa. Mga kapatid, kapag pinatawad natin ang ating kapwa, lalong-lalo na yung mga taong nagkakasala sa atin, pinapalaya natin ang ating sarili mula sa mga bigat na dala-dala natin sa buhay. Ito lang yung pinakamagandang regalo natin na maibigay natin hindi lamang sa Diyos, kundi sa ating sarili. Magpatawad. Pinapalaya natin ang ating sarili mula sa mapangakit na kasalanan. Pinapagaan natin ang ating buhay. Pinapaganda natin ang ating buhay. Mga kapatid, dapat tayong magpatawad katulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Sino ba tayo na hindi natin kayang magpatawad kung ang Diyos nga ay patuloy na nagpapatawad sa atin kahit paulit-ulit tayong nagkakasala? Hindi nagsasawa ang Diyos sa pagpapatawad sa atin. Hindi nagsasawa ang Diyos sa pagtanggap sa atin. Tandaan natin, una tayong pinatawad ng Diyos bago tayo magpatawad sa kapwa natin. Hindi tayo pinarurusahan ng Diyos sa ating managawang kasalanan bagkos patuloy tayong tinatanggap ng Diyos. Patuloy tayong binabalik ng Diyos sa Kanyang kawan. Patuloy ang Diyos sa pagtitiwala sa atin. Isa lang ang hinihingi sa atin ng Diyos. Tanggapin natin, aminin natin ang ating pagkakamali at pilitin nating itama at magbagong buhay. Dapat natin tanggapin ang pag-ibig na hinihiling sa atin ng Diyos. Ang pag-ibig na ayaw nating ibinahagi sa ibang tao.
tandaan natin ang pagpapatawad na ipinagkakait natin sa kapwa natin. Iyan na yung pagpapatawad na hinihingi natin sa atin Panginoong Diyos. Kaya sinabi sa atin na sa isang bahagi ng Ebanghelyo, ano ang mangyayari sa atin kapag hindi natin pinatawad ang taong nagkakasala sa atin? Sinabi sa atin ng Ebanghelyo, nang sa gayoy sa galit ay ibinigay siya sa kanyang amo sa mga nagpapahirap hanggang sa mabayaran niya ang kanyang buong utang. Ang taong hindi marunong magpatawad ay sisingilin ng Panginoong Diyos hanggang mabayaran niya ang huling utang na kanyang ginawa. Gayon din ang gagawin sa iyo ng aking amang nasa langit, maliban lamang na patawarin ang bawat isa sa inyo ng kanyang kapatid ng buong puso. Kaya malinaw ang kahulugan nito, ang sinumang tumangging magpatawad ay hindi kailanman makakaranas ng kagalakan at kapayapaan ng pagpapatawad ng Diyos. Kung balikan natin ang pagbasa sa aklat ni Sirap, pinapaalala sa atin ni Sirap ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa. Pag tumawag sa Panginoon, ay walang makampang awa. Amen. Tumayo pa ang lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw, nabuhay na magbuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, ganap tayong pinatawad ng Diyos Ama, kahit inaasahan din tayong magpatawad ng lubusan sa ating kapwa. Dumalangin tayo sa Kanya na maisabuhay natin ang tunay na pagpapatawad. Buong pagtitiwala nating sabihin, Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang simbahan na patuloy na umaakay sa mga makasalanan ay manatiling tapat sa kanyang pagtahak sa landas ng pagbabalik-loob at pagbabago. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan at ng hukbong sandatahan ng bansa ay makipagdialogo sa lahat ng sektor ng lipunan tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga biktima ng terorismo, giyera at pandarambong ay makatanggap ng hustisya at pagkalinga mula sa mga pinuno ng bansa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang bawat pamilya at pamayanan ay maging daluyan ng pagpapatawaran na nagmumula lamang kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Naway kahabagan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming na mayapa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Sa ilang sandali ng katahimikan,
ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Tunghayan mo, Ama, ang iyong bayang sugatan. Palitan mo ang aming pagmamatigas na puso ng pusong mapagpatawad at mapangunawa sa aming kapwa. Patid namin kung wala ka ang iyong tulong, wala kaming lakas para magpatawad. Ikaw na nabubuhay at nagahari, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manigas. Ito'y bunga sa ikagandaang lab na ito, aming nahang aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Panalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong dinggin ang aming pitaya at panlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagang mong kasiyahan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil angad mong magbago ang kinainasnan, nagkanya-kanya na ang sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kaniyang nalupig. Kaya't siya ay aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipana, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaut pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa
sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Loving and forgiving are you, O Lord, slow to anger, rich in kindness, loving and forgiving are you. All my being bless the Lord, bless the holy name of God. All my being bless the Lord, remembering the goodness of God. Loving and forgiving are you, O Lord, slow to anger, rich in kindness, loving.
are you. God forgives us all our sins, healing those who live in pain, saving us from final death. God fills us with goodness and love. Loving and forgiving are you, O Lord. Slow to anger, rich in kindness, loving and forgiving are you. Good and gracious is the Lord, slow to anger, rich in love. God remembers not our sins, forgiving and loving is God. Loving and forgiving are you, O Lord. Slow to anger, rich in kindness, loving and forgiving are you. As heaven soars above the earth, so great the love of God for us. As far as east is from the west, the Lord takes our sins from us. Loving and forgiving are you, O Lord. Slow to anger, rich in kindness, loving and forgiving are you. Loving and forgiving are you, O Lord. Slow to anger, rich in kindness, loving and forgiving are you. Loving and forgiving are you. Announcement, ngayon po ay Catechist Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa programa ng CBCP's Episcopal Commission on Catechesis at Catholic Education at sa patuloy na paghuhubog ng mga katekista. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili namang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili namang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat
na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang o pagwang ang aming diwaan namin ang umiral, kundi ang bunga ng mga pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malalilang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.